Magandang hapon sa inyo mga kaibigan. Ang oras natin ngayon ay 2:13 dito sa Pilipinas. Ang mapapanood nyo ay ang laro ng Team Ice ng Malaysia versus 5 EVA ng Singapore. Dito lang yan sa MPGL Season 7 Southeast Asia The Grand Finals. Baka magtanong kayo guys, bakit wala? Bakit hindi Mineski or TNC na laban? Kasi mamaya pang 5:30 yung laro ng Mineski. So might as well cast the matches of 5 EVA, which would be the enemy Mineski will be facing later. Ako nga pala si Denki. Hello sa inyong lahat. Sabi ni paring ano dito, pabati kami dito Denki, ni Dave. O nga pala, shoutouts kay Boss Lon at saka kay Boss Dave na manonood pa rin sa kotse. Ayan, papunta na sila ng Malaysia. So sayang naman di sila makapagcast. Anyway, rock and roll tayo dito. How's the draft going? Ang ganda ng band dito ng 5 EVA. Very respectful sa meta ngayon. Removing Wisp and Bounty Hunter, taking off that shake and bake combination that's actually being prevalent nowadays. Nakita natin, sinabi ko nga eh, pinost ko sa FB yan eh, Bounty Hunter Baratroom, ang bagong shake and bake. Abusing that draft, I think since start ng patch, nakita kong ginawa yan ng Mineski, nakita kong ginawa yan ng TNC, nakita kong ginawa yan ng Team Malaysia, and I bet it's gonna stay hanggang TI. Ngayon, grabe, Bounty Hunter, ban material, aba iba na, sir. Matindi to. Binabati ko si Unico23, hello sa inyo. Wala pang 2:30, kuya. Di ba 2:30? 2:13, sabi ko, sorry. Bulol. Ba't hindi ka kasama sa Malaysia, Denki? Kasi kung andun ako sa Malaysia, eh, hindi ako makapag-cast ng ngayon, di ba? Ayan, at saka, lugi lang siya doon. Lakas kong kumain eh. Sabi ni Ray Moves, pabati po kuya Ray ng MI Davao, ahaha, tsaka kay Burns Flores, pabati, salamat. Hello sa inyo, salamat sa mga nanonood sa atin ngayon. Ilan kayo nanonood? 600 lang, nabawasan kasi wala pa yung laro ng Mineski, but it's okay, it's alright. Sa mga nagstay ngayon, makikita nyo kung malupit ba itong 5 EVA and kung meron ba silang chance na magapi ang Mineski na ngayon ay lamang 1-0 sila ngayon. Same with TNC, safe and sound with 1-0 under their belt. Chill lang tayo ngayon. Pabati daw sa Pangasinan, Boss Denki, sabi ni JD Manix. Hello sa inyo. Pabati rin naman daw sa mga nanonood sa Cabuyao, Laguna, sabi ni Adriel Ercia. Alam mo, maganda ngayon magpabati kasi walang delay. Sabi ni XXX Ralph Aaron, Boss, balita, ganun pa rin. Boss, pabati kami dito, Tugigaropo, sabi ni Beyond Fizz. Hello sa iyo, ikaw yung kausap ko lagi kanina pa nung nasa chat. Boss Denki, pabati naman si Mark Francis De Vera ng Pangasinan, sabi ni Mark My Name 10. Ang ganda ng pangalan, Mark My Name, angas. Pumati rin daw sa mga taga Nueva Ecija sa Gapan, sabi ni France 1198. So anyway, the draft, look at this. Let's rock Instaban from Team Ice, respecting the fact na ang lakas ng Octarine Core. Dito kay Let's Rock, welcome to 6.84. Sabi nyo dito, Shadowfin will be removed as well. Samantalang first picks will be support 5 EVA, opting for an early Earthshaker. Bakit kaya? Sabi ni Nostra sa akin, at alam nyo na to, na kapag may Earthshaker daw, mahina ang tri-lane nyo. Doon ako nalupitan kay ano? Kay Nostra, yung mga ganong klaseng insights, ang bangis. Sabay kasi, ES Lord ka daw, di ba? Wala eh. Ayan, Team Ice naman dito, going for Rubick. And I think Rubick is a very good asset in this meta. Spell-centric ang meta ngayon eh, with introductions of spells like, skills like Octarine Core and Lotus Orb. Medyo masarap mag-scale. At tama nga yung sinabi ng isang nandyan sa chat na kailangang iban si Umjin kasi insta-pick po, mga kaibigan. Ang dying dito, Team Ice holding on to their Team Lasal all green lineup, samantalang 5 EVA from Singapore medyo mapula ang lupa nila dito. Ilan po butas ng Colombo? Nice question. Boss Denki, sino hula mo mananalo? Saan? Sa laban na to? Tingnan natin yung draft. Diba? Pabati daw kay JD at Revenchua Tagalas Piñas. Binabati ko nga pala ang mga kaibigan ko sa playdota.com. Hello sa inyo. Pati yung PDPH. Hello sa inyo. Shoutout sa lahat ng nasa Dota 2 General ng VG. Shoutout sa aking super secret club. Alam nyo na yan. Next game, Mineski is at 5 PM. Tama ka dyan, paring Bangkay, Seattle. Ayan, color coding kasi ang uso ngayon eh, di ba? And anyway, let's see kung paano performance ito ni paring Miracle on his clockwork. Most probably, ayun, sinabi na nga sa chat, baka daw mag-clockwork si Miracle, sabi ni Minubski T22. Ayan. Nag-disable ng passive. Sobrang ganda talaga na Silver Edge. Sobrang asim. Boss Denki, ano po English ng Tagalog?
Filipino, malamang. Anyway, uwi, ang ganda ng mga bands. Magnus, Gyrocopter, sa kabilang side naman ng Mapa 5, Every Moving Phoenix, at saka Ursa Warrior, lahat ng kulay pa tinanggal. BK, would be obtained or obtained by Team Ice dito, respecting the fact na ang sarap magbuo ng Silver Edge sa kanya. Ancient Apparition naman for 5, Eva. Hindi ko alam kung para saan to, pero malamang gusto niyang gamitin yung utility ng Ice Blast para medyo mahirap ang regen ng kabilang team. And Team Ice ito opting for Queen of Pain, medyo mainit. Samantalang 5 Eva is malamig. Team Ice ang katapat. Ancient Apparition, ba tingnan ko ang mangyayari dito. Very aggressive ang lineup ng Team Ice dito. Opting for a hyper-aggressive route sa kanilang laning. I bet this would be an offlane Queen of Pain facing whatever 5 Eva would throw. Ancient Apparition, Earthshaker, hindi masyadong malakas na tandem yan, pero malamang sa malamang, Ancient Apparition would be roaming. Storm naman para sa 5 Eva. Aba, kanina San Beda, ngayon naman biglang nag-Ateneo. Ganda. Ito, bakit kaya ban si Gondar Boss Dengue? Kasi nga guys, shake and bake. Shake and bake. Yun yung uso. Diba? Gondar plus Baratroom. Nakita niyo naman kanina yung performance ng Mineski, di ba? Medyo sarap panoorin eh. Anyway, sabi naman ni Jules Nanay159, safe lane Queen of Pain yan na pwede rin. Tapos aggressive trial nga kasi may undying sila eh. So malamang eh. Ayan, sabi niya, di ako naka-change team panalo ng Ice. Ganito lagi ang 5 Eva. Outpick lagi. And let's see kung yun ang mangyayari. Last ban, Broodmother, would be answered by a ban, Clinks ban from Team Ice. Ano kaya ang magiging carry nila dito? Sino pwede nilang piliin na tawag dito safe lane or hard lane carry? Number one possibility might be PL na hindi binan dito ng kahit sinong team. 5 Eva naman, pwede sila mag-carry Shaker, pero most probably this would be a roaming Shaker complemented by Ancient Apparition. Silencer na lang daw po. Carry Silencer? Sir? Carry Silencer? Ha? Safe lane ko! Tapos try ng Rubik and Dying Silencer. Ito malamang sa malamang samantalang Lifestealer for 5 Eva. Tandaan natin na may bagong tawag dito. May bago na pong Aghanim Scepter. Itong si Naix. Pwede ka nang ngayong sakyan. Pwede ka nang sumakay. Pwede ka pang sakyan. Yan ang uso ngayon. Boss Nick, isan ba mapanood yung laban kanina? I think mag-upload tayo ng VOD soon. Easy lang kayo. So ngayon guys, anong tingin nyo mananalo dito? Sabi ni France 1198, mukhang may chance yung Team Ice mananalo sa pick Kuya Denki. So yun ang sabi nila dito. Tingin natin kung ano pwede mangyari. Marami pang pwede dito. Easy lang kayo. Silencer dito would be a good pick from Team Ice. Ruining Storm Spirits positioning, malamang hindi makaka-forma si Earthshaker. Clockwork dito, mapapaisip bago pumasok. He can actually outperform Silencer kung sakasakaling siya ang mauuna. Tandaan natin, you have to respect the fact na malakas ang hookshot, especially si Meracle ang gagamit. Poloson dito would have a very big challenge. Huwag sana siyang makahit nito ni Queen of Pain. Pero bago tayo mag-umpisa siguro, tama na muna ang kwentuhan. Pakilala ko ng mga players natin dito mula sa 5 Eva. Are you ready? Sabi ni... Sino ba yung Earthshaker ba yun? Yung... Nature's Prophet yun? Talaga, yun ang boss ni NP? Parang galit? So anyway, Meracle dito as Clockwork. KS as Ancient Apparition. Ito naman si Poloson as Lifestealer. Settings ka pa, boy. Ano nga yung using mo dyan? Right click ka lang. Hotkey pa daw. Hotkey muna. Ayusin daw niya yung hotkey niya. Ay. Tawag dito, overlay, bago ako makalimutan, salamat. Si Clockwork is Meracle, tama ka dyan. Hindi daw bagay yung clock kay Meracle, pero ganoon talagang buhay, sana yan lang yan. Poloson dito as Lifestealer, Isaera will be playing Earthshaker, Chibix will be Storm Spirit na nasa baba. Ano to, 5-man march? 5-man march? Hindi, hindi sumitaas si Bonnie. Si Meracle eh. Nilaka-boots. All men, what? Anyway, sa kabilang side ng mapa mga kabigyan, from Team Ice, we have Paparazzi as Queen of Pain, si Justin Bieber as Dragonite, si paring B-Boy Baboy as Silencer, si Kle as Rubik, and JJT Smiley Face as paring Umjing. At medyo nag-shake and bake, yan. Ito, babati naman Boss Denki kay Chris ng TNC Tagaytay. Ang tindi naman ng TNC, may alin sa Tagaytay? May Mineski Tagaytay ba? Para medyo malamig.
So ayun, magkakakita ka na ata. May nasa lang lifter rin, no? Nasaan? Uy, chokes lang. Wala. In control dito ang ice, mga kaibigan. Medyo nasa kanila ang choke point. 5, Eva can cannot move in here. Kung hindi, sasalihin nila ang galit ng Team Ice. They have the fissure on their side. Pero ang problema dito, mas madulas ang Team Ice. And they have the bulk as well. Dragonite dito, kaya-kaya maglakad lang. Tapos si JJT, nanakaw-nakaw lang yan ng strength. So kung sakasakali, it would be a bad match-up for 5 Eva. At kaya nga sila lumayo. Ito, nalayo nila. Hindi, sabi ni Paulus, hindi, gusto ko talaga ng gulo. Tara dito, itatayo. Ano mangyayari? The battle begins! Ayun, kinuha na po ni Justin ang bounty rune, samantala si Chivix dito ang nakasecure ng sarili niyang rune. Medyo malapit na siya sa kanyang bote. The problem is, alam kaya ng Ice kung ano yung dapat nilang gawin. I bet medyo mapapaisip sila kasi yung lineup nila pang 2-1-2 eh. Kung sakasakali sana na medyo merong parang support na pwedeng mag-isa, pwedeng mag-abangers na lang dito ng courier eh. Diba? Kaya nakita mo natin kung ano nangyayari kapag nawalan ka ng courier at early game, medyo shutdown ng storm. Looking at the laning right now, KS and Paulus on mga sitting pwede dito samantala naghihila. Itong si Isaera, nice sentries dito para makaspot kung sakasakaling magbablock ang Team Ice, because 5L was actually anticipating an aggressive tri-lane from the Malaysian team. Pero dito, yung 5 Eva medyo... May better safe than sorry siguro, mga kaibigan. Paparazzi being backed up by B-Boy Baboy na kumuha muna ng glaives kasi masarap harasin. Itong si Miracle Whip na kumuha kaagad ng power cards para hindi siya mahirapan dito kung sakasakali. Nahuli niya sa loob! Naku po, medyo nasa mali ata si Miracle. Medyo nagtitake ng damage. His goal was actually to push Paparazzi away, draining his mana. Pero ang problema, medyo na-shoot eh. Parang na Derrick Rose ata. Chibix, hinaharas niya. Medyo the matchup is in favor of Sumail dito kung sakasakali. Justin, medyo naharas. No problema siya dito. Kamusta naman ang linya? Wala. Medyo boring tayong konti, mga kaibigan. Kwentuhan na lang. Isa era lumalakad, nambubulas dito. Ops, mag-i-stand ba? Nakulong! Itong si JJT and not even an ounce of chance to steal some strength. And he's gonna get blocked. Wow! Nice maneuvers from the neighborhood Kuala. And I think JJT might die. Thankfully, apat na stacks ng decay. Wow! Grabe! Samantalang hindi ko nakitang pinatay pala. Na siya daw nalibang sa may bottom lane, and Paparazzi was able to actually fend off Miracle. Ayun, salamat sa output mo, paring Nature's Prophet. At medyo nalibang kasi ako, natuwa ako eh. Nabuhay doon si paring Unjing. Yun, hindi ko tayo nakita ang paano pinatay si Miracle. Wala eh. Despite Miracle having boots first, actually outpacing both heroes at 365 ms. Siyempre, lugi ka kapag natamaan ka ng natamaan ka ng slowly ng Masterino. And look at that block. Naku po, si Miracle medyo nagkakamali ata ng konti. Na-block din siya. Napatay niya si B-Boy Baboy. Pero mukhang nasa pulig niya siya. Paparazzi has the mana to actually blink in kung sakasakali. Pero Miracle would actually live another day. Wow, tunay ang Diyos. The score is now 1-1. So far, so good sa ating mid lane. Chivix actually winning dito sa ating last hits department. Patingin ang fight recap, kamusta naman ang damage na nagawa. 400 sa Shadow Strike, right click lang yun. So ito ang sabi ng opinion ni paring Atchakoy. I think much better kung carry silencer na lang at mag-mid siya against Storm. The problem is, yung patch ngayon medyo sinabi ni Ice Frog na Eddie Wow. Kasi yung last word, di ba, binago. Tinanggal yung main. Tinanggal yung disarm, ginawang slow. So, if you would look at it, medyo ginagawa siyang supportish na skill. Yun. Parang sinasabi ni Icebag na, guys, support na lang ang silencer. Diba? Pero syempre, hindi naman siguro ganun yun. The meta is shaped by the players and not influenced mostly by the patch. Diba? Kaya nga may tinatawag na trends eh. Ang kaya lang gawin ng patch i-shape yung meta, pero yung magdidikta kung sino yung mga magagandang hero, usually yung mga players din. Diba? But syempre, mga players naman, napipili nila mga heroes, yung mga talagang pasok, yung talagang okay ngayon. Walang pipili nila ng mga joke-joke hero. Kung gusto mo manalo, syempre.
kukunin mo yung pinaka-viable. Anyway, Paulson, inislow niya si JJT dito. Nasa ng decay, nilift ito, chokes ng mga kaibigan na black. Si JJT, yet again, naglabas ang Thompson Pile Driver, samantalang nahati ang mapa, mga kaibigan. It's okay, it's alright, another kill for 5 Eva. Kaya sinahabol ng mga zombie, ni right click niya. Mamatay ba si Tokidlat mula kay ano? Walang mana, walang skill, sayang. It was one click away. Kung sakasakaling merong ano, merong fade bolt, but unfortunately, naka-cooldown ang Kidlat ni Kle. JJT, bumalik na naman sa ano, baba, palag daw daw konti, Paulson, nagdabog ng konti para hindi siya mataman, Magic Immindol muna, pag may time, humahabol sila dito, merong left, yes he is, ayun na, hinila mga kaibigan, minus HP, yun na, dinikay, the damage won't be enough, salving that ano HP na kinuha nito ni paring JJT, and is gonna be back. Walang mga mana tong mga nasa Team Ice. So sabi ni Paulson, pilihin ako dito. Kinakalmot niya, Kle dito nasa piligo. Wala siyang mana to cast anything. Meron siyang magic stick, pero mukhang hindi niya gagamitin. Ginamit niya po for that left. Wonderful timing, may tombstone pa. JJT mga kaibigan dito, pwede makapatay ng isa pa. Hinahabol ng mga zombies. Naku po, goal ka lang, zombie ako. Hinarangan ba? Block, block yung masterino. Naku po, Jypats. Pero shared income instead of a score para sa Team Ice now, the score is 2-2. At bakit hindi tumulong si KS doon? Ginawa niyo, boy. Eh, sabi ni ano, Minumski, Boss Denki, delay 2 minutes ang pinapanood mo. Hindi. Baka kayo may delay. Diba? Easy lang kayo. Isera dito, sobrang chill. Pull lang pag may time. Yan at doon, Isera opting to get enchant totem na wala namang point sa aftershock. Very strange. Siguro, kung gagawin mo to, dapat in-even spread mo na. Dapat at least may aftershock pa. Nakita ko to kayo na kinuha ni Isera para mapatay niya yung ano eh. Para mapatay si JJT, he was forced to actually take enchant totem to get that a little bit ounce more pagdating sa damage department, pero nagkulang dahil nga sa stacks ng decay. Kaya dapat talaga katakutan mo eh. JJT, uy! Pag nagaling sa Invis, biglang pumalo ng creep. Paulson, nahabol ba? Meron siyang mana dito. Pero huwag na lang daw muna. Nasa ng mga supports ng Team Ice? Kle, nasa may mid lane. Chibix, hindi niya ata alam. Could have go for a call na walang mga supports ng Team Ice. Most probably, Chibix knows what's up eh. Nandito siya sa may medyo safe side. Pero mukhang hindi ko mabante, mga kaibigan. Nag-dragon form! Oy! Hindi umabot yung stamini! Naku po! Drag one! Dragon tail away! And Chibix was none the wiser. Insta-roll. Pagkakita niya naging matal, pero anyway, si JJT na huli na naman dito. Naku po. Enchant, pinalo, naglabas ng tombstone, namigay lang ng gold, nag-lift si Isaira dito, dinala sa may kabilang side ng mapa. Pero saktong nawala yung ano, fissure, and binigyan lang ng 100 na gold itong 5 Eva. The score might be 3-2, pero mukhang umaarangkada ang ekonomiya ng 5 Eva. Samantalang Justine and Company dito, sabi nila objectives na lang kami, kaya nga ako DK eh, di ba? Pagdating ng level 6, kuha tayo ng tori dito. Oops, gumulong. Chibix na istanini dito. Nasa ng last word? There we go. Puputok ang butche. Gumulong pa. Pero na-silence ka, boy. One click from Justin Bieber and Chibix is now dead. Ayun, sabi ni Jaron Dota, Sir Deke, 2 minutes nila. Example, 58 minutes sa mismong player. Tapos sa spectator is 56 minutes. I believe na dito sa Twitch, merong 40 minutes delay. Matic. Tapos, yung karagdagang delay, depende yun sa kung ano yung ano mo. Kung ano yung tawag ito, resolution mo. Kung naka-source ka, you'll get 100% ko, ano, yung 100%, walang dagdag. Habang binababaan mo, high, tumataas yung delay. Pag medium, lalo na pag ano ka, pag yung, basta mamaya na yung mga dito nag ano, demonyo form, pero wala, na-tombstone siya dito. JT, nako po, ang laki ng dami si Chibix. Now, Kle might be up next and he's gonna go down. One more roll. Double kill ba? Hindi! Bieber Baboy, meron siyang skill dito. 3 seconds to go para magamit yung kanyang last word, pero hindi niya makakast. Double kill for Chibix, samantalang ang kalaban niya ay zombies. Pero good timing na wala yung tombstone. And he's gonna live another day. I foresee the Radiant's top tower. Salamat sa opinion mo, pareng NP.
habang itong Ice ay nawawalan ng mga heroes, wala silang pakialam, push na lang daw. Second tower for Team Ice, objectives Dotto. At its finest. Yun. Sabi dito ni Bankai Seattle, this game is moving in a slow pace. This will go late game. 5 Evo would take it late. Let's see kung gano'n nga mangyari ito. Tingnan natin yung gold graph. Medyo nasa poder ng Team Ice because of those towers. And I believe yung last 2 kills ay nanggaling papunta sa kanila. Yep, yun yan. Sa XP naman, kamusta? Medyo papakit tayo. Go hitting the neutral grounds. 5 Evo dito pumupulso ng konti. Pero kailangan natin nilang kumuha ng structures. They need to get rid of towers. Especially these outskirt towers ASAP. Kasi lagi ko nga sinasabi yan na hindi naman to kota, hindi naman to kills of the ancients, guys. This is defense of the ancients. Ang mga hero pag namatay, hindi na babalik, parang ano lang yan, parang forever, walang forever. 'Di ba? Ang structures na nasira, di na tutubo ulit, walang forever, guys. Alam niyo ba kung kumpleto ang Minesi sa next match nila? Mahirap magsalita kasi 'di ba nga 7-man lineup na ngayon ng Mineski, kasi 7-man Dotto is the future. Anyway, si Ice JGT na natin sabi ng Redo, where was the stun? Pero it's just for the blocks. JGT nasa peligro na naman po. Talaga naman ang paborito niyang pastime ay mamatay. 5 Eva, gumulong, paktay ba itong si JGT? Patay nga dito. Killing spree si JGT. Na-silent siya, walang mana. Chibix might be in danger. Justin, 9 seconds to go for the dragon form. While Miracle actually killing Kle. So no Rubik for the duration of this push. Impending push, I believe. From 5 Eva, they need to round this one up. They need to kill Justine. Kung hindi, magkakaroon na siya ng Shadow Blade. Nag-regen lang siya. May tumitipi. I believe this is Undying. Yan na nga. Unjing. Bumalik na naman sa mapa. Ano gagawin niya? Merakel. Meron siyang hookshot. Rocket. Naku, nanakawan na naman ng strength. Samantala, nagkahiwa-hiwala na naman po Folloson on top lane versus Paparazzi. Wala lang ginagawa dito si Lady Gaga. Dyan lang siya. Chibix naman. Farm-farm din lang pag may time. While Ice is actually taking their third tower, Global Science would be used. Poloson not even a chance to use his Rage Miracle to be able to hookshot. There we go. Pero Justin pa rin ang bumatay. Namatay nga lang siya sa Torre dito. The push is still imminent from Team Ice. 5 Eva forced to retreat. Third tower, mga kaibigan, from Team Ice and 5 Eva. Zero answer. O yun, may answer na sila kasi di natuloy yung pag-push eh. Patay si Clay dito, nakuha ta ni KS, nag-lift muna chokeslam. Tumama, nanakaw ang alay. Ang nanakaw niya ang fissure. Pero a little bit too late. Nice stun though. Actually, was able to, whittle Isaera's life down, pero bitin ng konti. Nice try still, di ba? KS mga kaibigan, meron siya dito ng Tranquil Boots, still far away from his Aghanim Scepter. Kamusta si Unjin? Wala lang. Usong item ngayon. Si B-Boy Baboy naman, Tranquil Boots din ang pambansang item ng mga supports. Justin Bieber, buo na ang kanyang Shadow Blade. Yan. Sabi dito nila, France 118, Kuya Denki, agree ako dyan, walang forever. Alam nyo guys, sa Dota may forever na. Bata na rin nyo. Kuya Denki, ano yung forever sa Dota 2? Si Legion Commander na naka-Aghanim Scepter. Yun ang forever. Yan. Till death do us part. Diba? Hanggat walang namamatay, tuloy-tuloy ang ligaya. Yan. So, technically, may forever. Kasi kung isiset mo na walang mamamatay, alam ba, hinihil mo ng hinihil, nag-cheat kayo, walang talagang titigil yung yung duel na naka-Aghanim Scepter na LC. Anyway. Yung mga tao dito, ay pakiayos na yung mic ko, bakit? Ano pa rin ba may issue pa rin? So far, okay naman yan. Anong opinion nyo sa performance ng TNC at saka ng Mineski? Meron, ano ba? Mataas ba ang pag-asa nilang magwagi dito sa patimpalak na ito? O baka wala pa rin kayong tiwala sa ginagawa nila? Ako medyo kumbinsido ako sa TNC, sa Mineski kasi sabi ko nga sa inyo, sa chat, puro shaky lahat ng laro nila, wala man lang sure win. Sana, para ma-secure ng Mineski yung kanilang dominance, kailangan maging sila, consistent. Hindi yung parang magkakamote-kamote gaming. Chibix dito sabi niya, ako nang alam magpupush, wala nang pakalam sa puso niyong lahat. 5 Evo mga kaibigan, first tower nila yon. Samantalang Team Ice is going for this tier 2 bottom lane. Magbagong isip.
Sama-sama na jutsu, saan sila pupunta? Tapon basura? Roshan? Roshan? Very risky. Yan, walang forever. Forever, merong 5 Eva. Di wow. Dire's middle tower is under attack. Yan, TNC ang lakas. I would agree with that. Ang lakas ng TNC. Yan, walang bias-bias yun. Baka sabihin nyo, kasi, kung hindi kiminesky ka, ba't mo sinasabing malakas ang TNC? Eh, yung team nila, lakas naman talaga eh. Diba? Alam ka namang i-deny mo yun. Kaya na nga eh, nung kinakas ni Duno yung laro ng TNC, talaga namang kulang na lang, magpa-party kami ni Nostra eh. Lakas eh! Gyro ni Tihi. Anyway, si Chibix mga kaibigan, nakakita ng target dito. Bibi Bobby might be in danger. May global silence siya. Activating those. Hindi! Nakahila agad! Patay! Eh, now, si Clay ang susunod sa poder nitong ano, 5 Eva target list. Kahit sila ay napupush, wala silang pakialam. 12-6 ang score. Lamang ng doble ang Team 5 Eva. Eh, ganun talaga. Yun. Sabi nila, ano daw eh, lakas daw ng TNC kasi nati-TV na. Oo nga, dalawang channel yun eh, I believe. TV5 at saka Net25. So, lahat ng may 5. Yun na sila. Kinausap. Lahat din ng may letter T. I foresee the Radiant's top tower falling short. Gaya na. Ops, chibis ako, hindi ko na yung boy! Hello, kung ano lang, kung medyo napabili si Justin, pagka na pag mong item, right click agad. Wala, ang bilis ng kami ni Chibix eh. Kinabahan eh. Kinabahon! Tekken moves. So, ano mayayari ito mga kaibigan? Oops, Merakel? Alam niya na may tao! Alam niya na may tao ata! Lucky block mga kaibigan mula kay Merakel. I don't know, Mano niya na-spotan yun, para niya na-chambaan. Na-chambalelenggang. Medyo astig. Colson, meron na siyang armlet of Mordigian dito. Nakakatawa, Mordigian, pero all my life, lagi kong pinapronunsa na Mordigan. Dahil yata yun kay Matt Mortigan. O nga pala, kung sa mga nakakilala kay Mad Mort, more power sa inyong lahat, siya sa mga old school na shoutcasters, if I can call them shoutcasters, kasi nung unang panahon, nung Dota 1 pa lang, nung di pa uso ang Twitch guys, eh, ang tawag sa kanila ay commentators. Shoutouts kay Idol Luminous. Yan, sila-sila yun. Si Luminous, si Matt Mortigan. Anyway, yun. Kaya tawag ko dyan, Mordigan. Ewan mo bakit. Mordigian pala, Mordigian. So, armlet. Para kay Lifestealer, meron din siyang Orb of Venom para swag. Merakel, wala pa rin agad yung center, but it's going for a mechanism and I believe this would be a Greaves. Guardian Greaves. Para kay Merakel. Isa era naman. Still no Blink Dagger. Justin, wala pa yung kanyang pinapangarap na Silver Edge. Nastan siya dito yung naman ng Ice Bucket Challenge. Pero sabi niya, hindi ako magtatag. Uuwi ako. Kuya Deki, mukhang maganda laro ng Storm Spirit. Eh, o nga, eh, mukhang masaya siya eh. Malakas ang instinct ni Merakel. Ha, ha, veterano. Ay, ganun talaga. Yan. Sabi ni Atcha ko, Jaco or Kuku, sino mas pogi Kuya Denki? Ewan. Eh, mga tanungan nyo ha. Yeah, yan ba ang laban niya sa Dota? Sino mas pogi? Parang ngayon lang, ano eh. Oh, kasi kaibigan ko si Jaco eh. Isa yan sa mga, nadidisappoint talaga ako kay Jaco. Sa totoo lang. Kung nanonood ka sa akin, Jaco ngayon, sinasabi ko sa'yo, sobrang nakaka-disappoint talaga. Anyway, gumulo na po si Chibix dito. Ngayon si JJT, hindi man nakapag-skill. Hindi, naglaban siya ng Tombstone Pile Driver. Mech would be used. Pero hindi na iba, hindi. Nakuha ni Justin Bieber ang Tore. Ang naglapag ng Aegis. Aegis! Ano yan? Wala siya ito! Wala siya ito! Ano ito? Ano yan? Nilapag! Eh, kanino galing yun? Patang may naglapag ng Aegis, sir. Ano yata yun? Para sa Dust. Kaya nilapag niya yung kanyang Aegis of Stout Shield. Ayan, mukhang Aegis, di ba? Yung Stout Shield. Yan, yun yung pati-trip ko dati. Iiwan ko yung Stout Shield dito pagkakuha namin ng Roshan. Anyway yun, Chibix mga kaibigan, on a roll right now. Mega kill para sa kanya. May malaki na siyang target pointer dito pero I guess hindi na kasi ganun ng Dota ngayon. Nung ano, nung before 6.84, masarap pumuntir yan ng mga may streak eh. Pero ngayon kasi, rubber banding Dota is a little bit nerf. More on, ano tayo, spread money Dota eh. Even almost evening spread ng pera sa lahat ng participants, lahat ng nasa proximity ng namatay. Kaya ngayon, ano eh, more of 5 manning eh, ang uso.
Ah, kanina pa yung nilagay. Kaya pala. Kaya pala. Oh, so, sabi ni Jeff, 2x, nilagay na yun kanina pa. Nagulat ako kasi pagkakita ko, pagkagulong kanina eh. Biglang may ages dun eh. Ay, Smoke Gang, kami from Team Ice, nagkakaroon siya na matatarga dito. Uy, nakita na si Polo, so nag-ano ka agad, nag-demonyo form. Slower yun na para kay Paparazzi, nasa ng follow-up, merong facial yun lang. Tapos tatakbo na sila. Bibi Babek, and actually ano, ay hindi pala, wala siyang global silence, so sayang. Kung sakasakali sa muntalang si Miracle Whip, mga kaibigan, Killing Dragon, ito na mag-isa sa may taas. And now, 5 Eva, actually, ano, pressuring this top lane, let's see if it will be worth it. Mukhang hindi na kailangan ng kahit ano pakle. Killing Paulson. Na medyo nakakahiya yung boy. Ano ka boy? Life stealer ka? Pinapatay ka ng Ruby? Nakakilatag sa mukha. So ngayon, anong pwedeng gawin ng Team Ice para manalo sila? Of course, they just need to push. Remove this one from the equation. Probably take Roshan. Pag wala ng coverage ang 5 Eva. And now, 5 Eva, kailangan nila mag-hold on sa kanilang kills. Kung kaya pa nila mag-5 man, tapos hulihin nila lagi itong si B-Boy Baboy para walang global silence, siguro ang laki ng chance nila. Anyway, they have Miracle for that. So, goal nito ni paring Miracle. Maghanap ng target. Diba? Actually, kailangan niya mangisda eh. Hulihin niya si B-Boy Baboy para medyo mahirapan sila dito. Hiyadeg, sino mas cute, ikaw o yung lola mo? Depende. May mga anggulong mas cute ako. Justin dito mga kaibigan. Uy, hindi siya magsisilver edge, sir! BKB would be the next item for Dragonite dito. At muna ingay natin si Eliza Taylor. Tulog pa rin. Oops, isa era mga kaibigan. May dadala pa kaya pala. Taxi siya dito. Follow soul. Global science would be used pero it won't be enough. Patay. Itong si Paparazzi. Pwede nila niya sa kanyang libingan. Itong si Isa era. But still, it's just a support. Ang napatay nila dito, Kwope. Eh. So, 5 Eva, mga kaibigan, safe and sound sa kanilang lead. Right na. Oh, may hookshot. Tumama ba? Hindi. Wala lang. Anyway, si Chibix na nakawan ata ng gulong. Hindi, hila! Ang nanako, pero it won't be a kill for Team Ice. Sobrang chill ng Team Ice. Nanako nila yung hila, pero sabi nila, wag na. Vortex lang yan, sir. Oops, may silence ito. Naku po, silence yung mga kaibigan, napapanggap na puno itong si B-Boy Baboy. Gumamit ng ano, wala, namatay na kaagad. Tinitigan lang ni Miracle. Natamaan ng rocket flare. Sasabihin sana cluster rockets eh. Hindi nga pala cluster rockets. Ano, rocket flare. Kasi yun yung pangalan dati ng skill niyan eh. Pwede ka nagkakamay nung beta. Cluster rockets, hindi rocket flare. Saan nga ba yung cluster rockets? Reference yun eh, StarCraft. Cluster rockets, saan yun? Sa StarCraft ba yun? Basta. Nakalimutan ko eh. Basta. Parang, oh! Parang sa ano natin? Parang sa Valkyrie. Paayos daw ng mic. Ba't masyado mo malakas? Ang sakit daw ng boses ko. Ah, siguro kasi kailangan mo kong itutok. Oh, so shot made mga kabe. Justin dito na huli. Tinulak para mas may swag. Nag-wag ka ng dust. Para siguro mga matay. Mera kilo. So, no, killing spree right now. At dahang-dahang nasisira ang pangarap. Nito ni ano magkaroon ng BKB at sumunod pa sa yapak niya si paring Paparazzi. Sa bagay pag nawala si Justin, umalis si Justin Bieber, susunod yung mga Paparazzi, di ba? Ayun, sinundan lang niya doon sa langit. Sabi niya, "Uy, si Justin Bieber." Ang corny ko, grabe. Anyway, finally a push should be imminent for 5 Eva. Ayun. Tama ka diyan, paring Nature's Prophet. Shoutouts kay Nature's Prophet. Okay, malapit ata ang mic ko. Ililigo ko, guys. Ayan, dito na. May opinion yun si paring Atcha ko eh. Oops. Anyway, gulo mga B-Boy Baba getting caught. I guess 1 second for global silent. Let's see if we use. Hindi niya ginagamit pa. Chibix nasa peligrosong lugar pero nakagulong siya palayo. Shoutouts kay Eliza Taylor na TP out. Hirap boy. Hirap. Para sa ano, parehong teams. Yung mga ganitong klaseng sitwasyon, mapaisip ka eh. Kung tama ba ang ginagawa nito ni ano nito ni DK na lagi na lang nasa gulo. Justin Bieber lagi naghahanap ng ano eh. Kung saan may tao nandoon eh, ba talaga pagsikat eh. Kahit kailan mga kaibigan, kalungkutan doto. Ayan, pasensya na guys kanina kasi nakatapat sa akin yung road mic eh. And anyway,
kung sinasabi nyo kanina na chipil pa yung mic namin, guys, baka naman pag nakita nyo yung road mic namin, baka kilingin kayong konti. So, pasensya na guys, kasi nakatapat kanina sa akin. Ngayon, niligo ko ng konti, I guess, it's okay? Oh, medyo okay. Roshan? For ice? Not yet. Lamang ang ano nito, ang 5 Eva, 18 to 8 ang score nila, pero hindi naman sa score ng natatapos ang Dota. Tingnan natin, hindi. Papunta rin ang net worth towards ano Singapore, 5k para sa kanila. XP wise, papunta rin sa Singapore guys, 7.5k. And Team Ice, their economical lead is being usurped by ano 5 Eva. A little bit true kung if you would look at it economic history. Dati ang Singapore part ng Malaysia, tama di ba? Tapos bigla silang nahiwalay. Ayan, kasi ngayon, naging economic powerhouse ang Singapore. So is this a repeat of the history? O baka naman Team Ice dito sasabihin na iba ang istorya sa Dota. Ako po, nabuking ang kanilang dust isa era blink in whittling down the HP of Team Ice. Ako po, nice bucket challenge. Itong si DK baka pumutok. Hindi, nabuhay pa siya malito. Maka may hookshot min mula kay Merakel. Alam niyo kung saan siya dapat pumwesto. Justin dito, getting secure isa era. Perfect Echo Slam! Pero wala pa rin naman, isa lang naman tayo si Unjing dito. Mga isa-isa nagkakapula sa mga kami ng 5 Eva still holding on. Tatlo ang patay. Walang buhay ang 5 Eva! Paparazzi! Makatakbo! Whoops! Nabuking! Hindi na umabot. Pero wow! The positioning from 5 Eva, they are literally all over the place. Isa era, kasama niya si Poloson, Merakel nasa likuran parang pinag-usapan. Grabe. Yun yung ano, yun tingin ko yung kalamangan ng 5 Eva dito, the maturity of the players actually on spot. Iba talaga pag ano, si Captain Merakel. Saludo. Look at the items mga kaibigan, not even an ounce of greed. Four staff mechanism, probably a greed mula kay Merakel dito. Pinag-iipon niya yan. Ano to? Ay, grabe. Ano gusto ko dito sa chat? Sorry, guys, hindi ko pwede, hindi ko mabasa kasi nasa, ano tayo, nasa game. Pero, I value those kinds of insight. Kasi mas gusto ko na yun kaysa dun sa mga Raise Your Domers, Letukan Has Arrived ng ibang mga chatbox sa mga ano. Diba? Sa, pero, feeling ko, darating tayo sa punto na magkakaroon sa mga spammers ng mga domers at saka ng mga lemaymay. Diba? Pero kasama talaga sa buhay yan. Pero I would value those kinds of insight, diba? Easy lang kayo. Pause mismo. Si Ice dito. Yung makakita ng isa. Pause. Kingo, mga kaibigan. May gumulong. Hindi pa palayo, palayo. So anyway, I think this will be spotted by 5 Eva. No? Hindi. Wala nga palang vision ng safety. Wala pala silang ward. Wala pa silang obs dito. For some strange reason mga kaibigan, pero ito may ano, mayroong ice bucket challenge. Meron ding rocket, talagang dalawang scouting tool would be utilized by 5 Eva just to double check kung sakasakali yung team ice na nabupush. Diba? Denki, magkano ba contract ni Jules pasabi paggawa siya ng pustiso? Wow, grabe naman. Tosmas ka, sir? Wag ka naman ganun, sir. Malay mo naman, diba? Ayan, anong mukhang kambing si Jules? Guys, baka hindi nyo alam kung bakit GOAT ang tawag kay Jules. Kasi ang GOAT, greatest of all time. G-O-A-T, diba? Easy. Anyway, pagka-scout ng 5 Eva na wala daw tao dito sa may Russians, what sabi nila, hindi mo, kami na lang. And I guess Team Ice, zero clue. Wala silang skill na pang-scout ng Russian dito. And while Team Ice is actually sticking to their guts na baka naman nag-smoke gank daw ang 5 Eva, medyo mali ang kanilang hinala dito. Dapat nakita nila to, yun, observer word. Nakita si Isa Era na nagja-jogging sa may gilid. Kung may pwesto na may konis, may choke point, may rocket, nakita nila. Uy! Echo sa Global Silence! Pero nakuha na ni Chibix ang Aegis a little bit too late. Pero I guess nakapalay pa nila sila, so okay lang naman yun. May ice bucket dito mga kaibigan. Nakahuli isa dito si Chibi, sinahuli niya. Paparazzi, sumik na kasigaw pa. Samantalang 5 Eva mga kaibigan ang narobo dito. On point casting.
ng Crimson Guard. And now the two cores of 5 Eva is actually forced to run away. Polozon and the Chibix, ito mga kaibigan, nagchichill sa kanyang sa bahay ni Roshan. Buti na lang. Yan. Guys, huwag kayong mag-i-spam sa chat. Nasaan ba si, ano, moves like? Ay, summon moves like, Yamato. Oops. Gusto ko pa rin si Bitoy Babo. Patay niya si Polozon dito na medyo nasa mali lagi. Kahit kaya pa yun, matuso ngayon. Nasa mali doto. Sige, tama ka dyan, parin yun. Sige, paglaban mo. Ganto yung mga kaibigan, may dinawin ito si, ano, si Bitoy Babo. Sabi niya, mga guys, ito oh. Tara, guys. Sabi ni Atchakoy, dapat daw sama-sama talaga ang ice para may palagpa kahit papano kasi lugi sa pitasan eh. Ang tingin ko rin dito, dapat yung ice makapagbito ng magandang global silence. Yun yung problema nila eh. Kasi yung global silence, kung hindi premature, late reaction star, yun. Kaya naman nahuhuli si B-Boy Baboy. Kaya ngayon, free reign itong si Chibix at saka si, ano, si Miracle. Sabi ni Cloud, kung gusto ng Mineski na manalo, dapat i-add nila si Bimbo sa lineup ulit. Nasa lineup naman nila si Bimbo eh, AFK nga lang. Please here. AFK lang. Slow farm na eh, sabi nito ni, tawag dito, Juice Nanay 159. Eh, sabagay, wala tayong magagawa dyan mga kaibigan. SNY Armlet. Puro purple ang item build ito ni Pai Polo, so true to his name. Puro purple din kasi ang pangalan niya. This would be a BKB? BKB nga. Sabi lang, di na siya nag-cash sa ano niya, sa built-in BKB niya. Sabi niya, kulang to. Gusto ko mas maraming BKB. Chibix naman. Bloodstone, holding on to his ages. Meron siyang blocking bar, gem of crucial, at saka extra ng bote. Meron naman, beeps nga. This might be a BKB. Four staff, may Dusterino, at saka magic stick. Isa era, may Blink Dagger yan kanina pa. KS naman, wala pa rin Aghanims, I mean. Pero meron siyang medallion, so this will be a Solar Crest, I believe. Para sa 5 Eva. Samantalang tingnan natin yung mga items ng IT. Bimoy Baboy, wala pang Aghanims Scepter. JJT naman, Crimson Guard. Tapos Casual Ogre Club. Could be... tawag dito. Yung ano? Halberd yun. Paparazzi naman, wala pa rin agaling scepter, pero meron siyang Orchid at saka BKB. Si Glimmer Kid, ang defensive Shadow Blade ng Dota. Si Justin Bieber, wala pa rin, ano, wala pa rin Silver Edge, pero meron siyang Black King para sa kanilang side. So ngayon mga kaibigan, a little bit of a stalemate, wala pa nangyari ito, magpupush ang 5 Eva, meron siyang daladala sa GBX dito. May baong-baong goal. Saka sakali, ganun natin, oops! Yun. Sabi ni Pendong Kaliwa, Bimbo J is having a hard time finding himself. Natutuwa ako sa term eh. Hinahanap mo yung sarili mo. Ba magulat ka pag nagsasalubong mo sa sarili mo boy. Anyway, oops, Chibix. Hindi ka na agad nakagulo paparazzi na sa piligro. Oy, nagpaputok. Pero kulang ang kanyang butche. Sayang naman. Sabi nito niya, no, bagal daw mag-ipon ng DK. Parang kinakabahan. Baka nila nervyos. Pero ito, kapasaki na ata siya. Kulang naman siya ng 500 gold. Mamaya, buo na ang kanyang silver edge. May scroll ba ang Silver Edge? Malaman natin yan. Meron ngang Reciping 350. Pero ngayon, sobrang chill mga kaibigan. Ang parehong teams, medyo ano siguro to play safe Dota kasi siguro nga best of one. Sa mga di nakakaalam, pag best of one, ang daming pwedeng mangyari guys. One big mistake might turn the tides in your favor or... not in your favor. Kaya naman, chill. Sabi nito, Pepe. Sabi din ng Ice, eh, ganun talaga ang buhay mga kaibigan. Wala kaming hard carry, pero sad boys. Wala eh. Wala man lang, hotel mo. Dingi dito mga kaibigan ang pag-asa ng bayan para sa Team Ice, pero kulang ang kanyang DPS. Di naman yan pwedeng maging right clicker eh. Kahit anong sabihin mo eh, ang utility ni DK, pangkunat lang talaga, tsaka bulas. Pwede siguro kung maging ano kung mas malakas yung agwat ng item nila, pero problema medyo kung pantay din ng laban, Lifestealer can actually outperform anyone
from Team Ice right now. Ayan, dyan na pala si Moves. Boy, saan ka pa kasi nagpunta, boy? Ayan. So, huwag ka namang awayin si, ano, si Moves. Like, ako lang pwedeng umaway dyan. At saka si Nico. So anyway, the score is now 21-14 in favor of 5 Eva. Wala pa nangyayari. Ice Ice Baby dito mga kaibigan, nagpapwestuhan. Let's see if they would go for a smoke. May dinoy sila mga kaibigan. Kalsada ata ito. Yan yung tamang daan para sa kaligtasan. Pero hindi muna ata yung gagawin nila. Tignan mo. Kakabang. Chibik dito. I think 5 Eva needs to smell something fishy here. Na yung ice ay wala sa proximity kahit saan. They have a good ward distribution, so they know na wala sa linya itong Team Ice. Oy, nice scout. Ay, nila kagad. May humulong ba mga kaibigan? Nahila na kita si Bibi Baboy. Glimmer Cape would be used by Kle. Global Silence din. Para siguro na Bibi Baboy. Kuno ko na ako yung rage, pero kulang. Kulang yun, boy. Kailangan mo ng resistance. Sa right-click DPS. And of course, Poloson. Kinain ang buhay. Itong si Rubik, Magikero ka lang, sir. Magikero ka lang. Sino si Boss Duno? Si Boss Duno. Wala, log 2. Kasi aalis pa yung pupunta Baguio bukas. Kaya easy lang kayo. Sa linggo ata ako lang, ano? Anong oras mo? May schedule na kayo ng games for Sunday? Dire's top tower is under attack. Siguro mamaya, no? Pagka mga 8 yan, mga 7. Dire's top tower. And yung mga kaibigan, 5 Eva dito, on their way to actually push this one. Iba yung ang caster nung 12 PM. Tama ka dyan si Duno ha. Kaya palitan din niya si Patina. Ano nga namang suicide, diba? Paparazzi mga kaibigan na Lehu dito. Mamamatay mga agad. Hinook shot pad para Shura Bells. Gumugulong chase mga kaibigan with BKB activating. Uy! Ang ganda naman ang pagkakagamit ng Glimmer Cape dito. But I guess it's only for him to be able to run away. Merakel! Uy! Namatay! Sa galit. Ito rin pala Justin Bieber. Follow us on walang pakilas ng puso. Uy! Ang ganda ng pwesto! Echo Slam! Echo Slam in the face of Team Ice, and now they're gonna die in the hands of Paulus and Justin. No choice but to back out. Paktay, JJT, makunat ka ha. Makunat ka, itanong mo, Eddie sa Pauluson. Kalmot pa, ang sarap ng kalmot. Ito ni pa rin Pauluson mga kaibigan. Ako pinato pa ng Ice Bucket Challenge. Wala nga lang matatag. Pero buhay, itong sikle. Sabagay, apat naman namatay dito. So anyway, easy push para sa 5 Eva. Where the hell are dire your teammates? Nasa malayong pabiyas na. Hindi, sabi, kaya ko na to. Bah, malaki na ako. Kle, mga bante. Ops, slow Rino, Master Rino. Kle, dito mga kaibigan, tatlong click lang at ubos. Meron pa ito, boss. Ewan ko eh, ba't masyadong naging maasim si parang Kle dito, not respecting life stealer na papaano na, basher. So, wala siya ditong Silver Edge. This is not a new meta line build. This would be a very old school build, reminiscent of 6.83. Yan. Kasi nga naman, sabi nga natin, if it ain't broke, don't fix it. Eh, wala, solid eh. BKB lang medyo clincher dito, pero ganoon talaga ang buhay, mga kaibigan. Ayan. Binamak ata ng 5 Eva yung TNC. Mas mabuti pa raw kung yung invasion na nakapasok kaysa sa Pinoy Pride. Eh, ganun talaga ang buhay mga kaibigan. Miracle si Miracle lang yun, di ba? Miracle yun, sir. Hindi yung kabuhan ng 5 Eva. And I think he is entitled to his own opinion naman, di ba? Parang tayo na sinasabi natin, dapat hindi daw Team Malaysia, dapat rave na lang. So we're entitled to our own opinion, and I guess siguro Miracle can have that chance as well. Kaya natin guys, easy lang tayo. Diba? Hindi pa rin nakakapag-push dito ang 5 Eva despite winning that engagement, losing two heroes, and Chibix actually MIA, missing in action, leaving Poloson behind, and may isa pang support eh. Si KS, kulang. Diba? Okay, as mga mabuo na ang kanyang Solar Crest. Siya na daw si Leona. Chibix naman, Hex para sa kanya. Grabe. Wala nang Orchid boy.
Agarim Scepter, mga kaibigan, up and running for Clockwork pretty much soon. Polazon already finishing his Skull Basher, and after ages, he is on his way to get that Abyssal Blade. Sakay kay GBX, gulong, gulong pamor, labas sa lungga niya, Istanini, easy cut. Ayos, mga kaibigan, alam niyo na may nangyayaring masama dito. Kung sakasakali. Pabati ulit sa kalokohan ni Sonson, 6-1 na kay Kenny, sabi ni Ian, shoutout kay Ian. Anyway, oy, may kuryoses! Kurier! Oh my goodness! Anyway, JJT mga magwamit kagad naman dito. Mahiwagang magic, but I guess that won't be enough. The damage from 5 Eva is just too much right now. Merak El, pinagtutuunan ng pasin ni Justine at saka ni Paparazzi, dagalagi sila magkasama, B-Boy Baboy. Hindi man nakagamit ng kanyang mga skill, Arena Masterino, nakapagbaba pa ng ano, ng gem. Chibis mga kapis, sumakay sa kanyang tatay. Kahanap ba? Uy, pa-target. Alam niya na nandito si ano, Paparazzi, pero makapag-TP out, and what a victory. On that engagement by 5 Eva, it was all over the place, but the difference is 5 Eva knows their targets well. Habang itong Team Ice, eh, nag-enjoy kay Merakel. Itong Polozon, Chibix and Company, alam lang kung sino pupunta rin eh. Tanggalin kaagad si Unjing, tanggalin kaagad si Silencer. Diba? O, kumulong nga kami ang Chibix dito. Nakita niya, Polozon, hindi na kailangan istanin, patay kaagad, may Ice Bucket Challenge pa para cool. And now, finally, a push. Tier 3 mga kaibigan, nanganganib mawala. Para sa Team Ice dito, Malaysia in flames! Grabe, the city of Singapore! Oops, ang nangyayari? Global Silence? Hindi, ano lang pala. First of the Silence lang yung para sa kanila, para may swag ng konti. Nakanakaw ng isang skill dito. Ano kayo nanakaw? Rage na naman po! Nilip si Polozon! Biboy bago mga kami. Love to pa rin si Eliza. Anyway, oops! Polozon! Ba't ka nandyan? Iyan ka na naman, boy! Ang asim mo! Paparazzi mga kami! Might kill Chibix! Pero meron siyang Aegis, I believe. Meron! Mamatay siya sa mga zombies. Mabuhay yan, siyempre. Easy ka lang. So the score is 31-18. 5 Eva flexing some muscles right now. Oy, isa era mami kini Paparazzi. Nag-buyback na lang siya dito para sigurado B-Boy Baboy mamatay ata tama ng Ice Bucket Challenge. Pero na-dis... Ano? Na-debuff? Na-dispel? Ah, di inabot. So ngayon mga kaibigan, mukhang 5 Eva hindi makapag-high ground. Nakala ata 6.8 pa rin. At dahan-dahan sila mga kaibigan pinukog now na nag-buyback na Paparazzi dito. Pero mamatay siya, Global Science stopping 5 Eva from actually killing Paparazzi ngayon. Makakatakbo. JJT, bakit ka nandyan, boy? Buhay! Buhay! At wala pa rin napupush. Bukas lang yung gate 2 ng Malaysia ngayon dito. So far, mga kaibigan, despite 5M actually hanging in the base of ice for such long, long time. Eh, wala pa rin ako. Wala pa rin ako. Ang Rax, anak naman na tinapa naman ako. So, ano dapat gawin nila 5 Eva? Kulang ba sila sa firepower? Meron silang Abyssal. So, what's stopping them? Malakas, ganun ba kalakas ang high ground ng ice? Ganun ba kalakas ang defensive prowess itong Team Ice? Well, I guess Queen of Pain could have been a sole candidate for that defensive ano ploy. Pero wala naman siyang kaganims eh. So this is a sonic wave every 135 seconds. Kung ito yung nakaganims, ay kung sabihin na hindi kasi may sonic wave araw-gabi eh. Diba? Eh wala eh! Hindi lang talaga nag-high ground itong Super 5 Eva. Nyari! Diba? Pupo! Polozon mga kaibigan, ano kayong kailangan, anong item ang kailangan ng 5 Eva para maisip nila mag-push Justin Bieber? Ako po, nag-demonyo for may nabo nila Justin, nag-BKB, Chibix, iba ang target, tanggal kagad si Paparazzi. Wala na naman po ang Queen of Pain sa poder, hindi! Nakatakas na Glimmer, keep saving the day! Dust would be utilized, pero I guess, makakatakbo rin naman ang Team Ice dito, pero still, space created for 5 Eva. And they can take this rocks, pero hindi! Ano na lang pala? Aatras lang daw sandali. Isa air dito nakahuli na
sa makas na kinigtig kayo sa akin, mag-push na kayo, mga Jer! Mag-push na kayo! Aegis would be popped. May mabubuhay na isa dito. Buhay na naman po si Chibit. Sinuha niyang baboy doon si Justin Bieber. B-boy baboy. Wala kang global! Gem, drop, follow sa mga kaibigan. Kapit sa patalim. Kalmot na lang sa mga krepepas. And now, I guess, not only one Rax. Hindi mo grabe. Ang violin ng 5 Eva. Bale, 5 Eva. Bawal mag-push. Ay, ito sa bakas. Eh. Sorry na. Ayan na. O, Chibix. O, diba? Masarap din sa pakandam. Kumuha ng Rax. O, diba? O, tsaka yung matras. Eh, what the hell? Ang dami na nangyayari. Eh, hindi pa rin, hindi mo na nag-ano yung trabaho eh. So, ito. Doon naman ako bilig sa, ano, kahit pa paano. Sa Pilipinas naman, yung mga ganong moments. Ano eh, trabaho eh. Itong pinapakita ng 5 Eva, siguro gusto nila makasiguro kapag kulang, kapag kulang, wag. Diba? So ngayon, 5 Eva mga kaibigan, tapos na sila sa kanilang kapit sa patalim stage and now they're gonna take this game probably right now dahil nakabukas na sila. Diba? So sabi nyo sa chat, pinaglalaruan daw talaga eh. Wag naman sa, siguro. Huwag naman, best of one lang to, di ka pwedeng maglaro guys. Di ka pwedeng paglaruan, di ka pwedeng i-risk do to. So in 5 mga kaibigan, looking at the net worth for individual players, 23k, 22k para kay Paulson and Chibix respectively. Nakakita siya dito ng silence at hanggang nakagasin yung baboy. Ginagyan ng ano, ng kapote, pero kulang mga kaibigan. Grabe, hindi kasha lang po sa protection ni paring Unjing. And Ice dito should have known better. Drafting Undying means you can only last till mid-game. Wala kayong late game man. Wala kayong late game force. Hindi katulad ng 5 Eva na kahit paano naman merong sumail Dotto. And of course, meron silang life stealer. So ngayon, meron na siyang MKB. Tiga mo, oh, ano yung ibenta niya dyan? Drop TP, tapos bilang boots of travel para walang buyback. Yan na ba uso ngayon? Hadi, ano? No, may buyback sana siya kung meron siyang pambili, pero eh wala eh. Kanya-kanya lang trip siguro yan. Isa era naman, meron siyang Lotus Orb. KS naman, yan yung kanyang Leona, panangani Leona. MKB, binenta na nga ang kanyang TP. Wala na tayong pakialam sa puso nila. Oy, sumakay. Kay paring Chibix. Gulo. Ako po nilagyan pa ng armor para sigurado lang daw si Chibix makunat. Grabe naman tong killing ni Sopli ng 5 Eva, mga kaibigan. Talagang sabi nila, chill! Chill lang tayo. Kahit Team Ice ang pangalan yan, chill lang. Pinapatagal nila lang nila yung laban para mataas EXP, pwede. Anyway, puwasa po si Chibix mga kaibigan. Gumamit pa na nga na dito. Shiva's Guard, Paparazzi, Sanini, kagad tanggal. Yes, TV na susunod mga kaibigan. Balik naman ngayon. Naunang nawala ang Paparazzi bago si Justin Bieber. Pero okay lang yan, isa-isa na pong tinutunaw ang yelo ng Malaysia.